It is a wonderful invitation to ask the Lord to live in us. Na ang Espiritu ng Panginoon ay manahan sa ating puso at ang kahulugan nito ay ang buhay na payapa, tahimik, maibigin, at buhay na malaya. Isa sa mga nagpapahirap sa tao habang buhay, kung minsan pag hindi niya ito naharap at nagamot, ay yung pain of rejection. Marami sa atin iniinda natin yung ganyang uri ng pain because our lives would have been victimized or damaged by a lot of rejection. At yan ating pag-aaral ngayon, pain of rejection. Dear God, we thank you that you never reject us, but you accept and love us. Salamat Panginoon dahil meron kaming ganitong assurance, and we pray, Lord, that we may understand this in its deepest meaning so it can heal us, that your truth can set us free and heal us. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, linisin niyo po kami, at inumihingi rin kami ng lakas ng aming katawan, talino, para maintindihan namin ang mensahe ninyo at pusong masunurin upang ang iyong mga mensahe ngayon ay huwag malaglag lang sa mga binging tainga, kundi ito'y malaglag sa isang mayamang lupa kung saan ito mag-uugat, yayabong, mamumulaklak at mamumunga ng kagandahang loob at kapayapaan. We ask you, Father, to be our speaker. Cleanse us from all our sins. Forgive us. Restore us. And now enrich us with your teaching. Your voice alone, not anyone else's, we ask you, Father, to teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. What are the many forms of rejection? Yung rejection, yung refusal, non-acceptance, even exclusion of people from our lives or from portions of our lives. Yung matanggihan tayo, ipwera, hindi kasali, yung mga yan ang iba't ibang anyo at hugis ng rejection. Now, what are some forms of rejection, or let's say, rejection unmasked? Kadalasan, tayo pala ay nabibiktima nito o nabibiktima, pero hindi natin napapansin rejection na pala yun. The challenge now is to see if you are a casualty, a perpetrator o tagapagpagawa pa nito, or maybe a silent and passive witness, which means because of our silence, we become accessories to the crime. So maaaring sa rejection na ito, tayo yung nagre-reject, tayo yung biktima, o kaya nakikita nating nagaganap pero wala tayong ginagawa para ito ituwid. One form of rejection is non-attention. Silence. Yung binabaliwala natin, sabi na iba, dinededma ang presensya, ang ideya ng isang tao. At yan, tuwing nararamdaman nung ginagawa nun, nakakasakit. Another form of non-attention, of course, is distance. Emotional or physical. Tayo mga tao are very complex beings, kaya nating iparamdam sa kapwa natin na malayo ang loob natin sa kanila o malapit. O ayaw nating lumapit sila at gusto natin malayo lang. Another form of non-attention is personal absence. Non-attendance, desertation, being unreachable or unavailable. Marami mga bata po ang lumalaki na maraming deep insecurities because of the personal absence of parents or loved ones that should have been there. Kasi sinasadya natin yun o nangyari lang talaga, even beyond our strength and beyond our power, the effect is almost the same. People feel abandoned. Maraming mga tao ay merong abandonment complex. Mahirap silang makasama, para mga clinging vine pag kami naging ka-close, nagiging mga seloso, ayaw ishare ang mga tao, kaibigan, kamag-anak sa ibang tao, kasi parang nararamdaman nila kulang na kulang ang attachment nila sa buhay. Maaring nung bata sila, hindi nagkaroon ng sapat. Spouses and children could feel abandoned, even rejected. Psalm 27:10, even if my father and mother should desert me, that's very negative, you, God, will take care of me. Pambalance. Positive. Kaya yung pong taong may mga pananalig sa Diyos at nakakaunawa ng pag-ibig ng Diyos, ang laki ng advantage. Dahil sa dami na lang ng mga kulang sa ating buhay, mayroong pandagdag at pangpuno. Kung sinasabi ni Maricel Soriano, ibigin mo ako para sa lahat ng hindi umibig sa akin,
sa Diyos natin pwedeng sabihin yun. Love me for those other people that never loved me enough. And God is our refuge. That's why we are eager to share the gospel. We're eager to share the Lord. Hindi lang para dumami yung members natin. Para hindi lang lumaki yung grupo natin. Because people need God. And we need God to fill the deepest needs of our psyche, of our minds, of our hearts. Buti na lang may Diyos. At buti na lang kung minsan may isang lola, may isang tiya, may isang kaibigan na nakakapuno sa napakalaking non-attention na natatanggap natin mula sa mga dapat sana itanggapan ng attention. Another form of non-attention is neglect. Pagpapabaya, pagbabaliwala sa mga dapat ay pinapahalagahan. Even non-discipline of children. Mga batang hindi natin pinapalo kung dapat paluin, hindi natin tinutuwid. Alam nila, dapat silang ituwid, dapat silang paluin. Kaya habang hindi mo pinapalo, lalong nagiging malikot, lalong nagiging mahirap kasama. Kasi talagang they are asking to be disciplined. Marami po mga young people, sobrang rebellious, sobrang diretsahan na kuminsan ay magaspang because they are not even aware of it. They want and they are asking to be disciplined. Kailangan natin ng disiplina. Proverbs 3:12, the Lord corrects everyone He loves, just as parents correct their favorite child. And once again, I like to bring up the issue of the absentee parent. Because of our economic difficulties, many parents are obligated to work away from their growing up children. Ang nangyayari, nagkakaroon ng feeling of abandonment. And when the parents are briefly present for a short vacation, they overcompensate. Binibili nila yung loyalty ng bata, ibinibili ng lahat ng gusto, hindi pinapagalitan. And then we are creating children that are not balanced. Napakalaki ng social cost ng pag-export natin ng mga tao. Kaya ang dalangin natin, hindi magtagal na policy ito ng ating lipunan na pamasak buta sa mga problema ng bayan, nagkakahiwa-hiwalay ang mga tao. Napaka-importante na nasusubaybayan ang mga bata. Kaya malaki rin ang pananagutan ng mga naiiwang kasama ng mga batang ito na magpakamagulang, mangdisiplina, magturo. Another non-attention that is a form of rejection is broken words, broken promises. Gaano karaming beses nang sumama ang loob nyo dahil may sinabi, ipinangako ang isang taong mahalaga sa inyo tapos hindi natupad. Ang reading kasi natin noon, I'm not important enough, hindi ako pinahalagahan kaya hindi tinupad. Kahit pa nga may dahilan at naiintindihan ng utak mo yung dahilan, nagdaramdam pa rin ang iyong puso. Dahil tayo may isip at may damdamin. Kumisan kahit naaabot ng isip natin, yung damdamin nandun pa rin talagang naghihinanakit. Another form of rejection is non-acceptance. Diba non-attention, hindi naman halata. Hindi naman halata kung hindi mo laging pinapansin na isang tao at pinapansin mo in a negative way, pero yung hindi mo lang pansinin, rejection. May batang sumasayaw, hindi mo tinitingnan. May kumakanta, hindi mo pinapakinggan. Meron kang kamag-anak na nagpipinta, hindi mo ina-appreciate. May nagluto, hindi mo sinasabing nasarapan ka. Puro mga non-attention yun eh. May rejection yun. Kaya kung magiging honest yung mga nagluluto sa bahay, wala nang inabangan kundi may sabi yung kumakain na masarap. Pero nakakain na, nakalahat na, wala pa man lamang na appreciation, merong feeling of rejection yung nagluto. Kaya mahalaga, sensitive tayo dyan, mga kapatid. Non-acceptance. Ano-ano yan? Mga outright refusal of invitation, of advances, of overtures. Refusal. Meron namang oblique refusal. Ang tagal-tagal sa anang yung husband or wife sa banyo, tapos paghiga niya, tulog ka na, tinulugan mo lang pala. That's refusal. Nagbibigay na siya ng body language na gusto niya ng intimate moment. Ikaw naman, ang sakit ng ulo ko. Naglalagay ka pa ng mga salompa sa sentido mo. Diba? Parang kahit hindi aminin nung asawa, they feel bad. Because they think it's a kind of rejection. Another non-acceptance, of course, is non-praise, non-affirmation. Hindi mo naman pinintasan, pero hindi mo naman pinuri. Hindi mo ipinakita ang ina-appreciate mo isang bagay.
or conditional acceptance. Anak, mahal kita pag first honor ka, pero pag second honor, hindi kita pinapansin. Conditional. Favoritism is non-acceptance. When you accept somebody who's supposed to be equally accepted, when you accept somebody more than you accept someone else, that's favoritism. And distrust. When our children, when our spouses, when our loved ones feel and sense that we don't trust them enough to deliver, to stay safe, to be doing intelligent things, they feel bad. Because distrust is non-acceptance of the person's reality. Another form of rejection is physical violence. Isang napaka-object, obvious noon. Nananakit ka na talaga. Ipinapakita mo na ayaw mo ng ginagawa niya, hindi ka approve, sasaktan mo, or mas prevalent, verbal violence. Public humiliation of people who come short of our expectations. Name calling, labeling people, labeling your loved ones, even labeling your own children. Binibigyan mo mga pangalan, oy tabatsoy, oy payatot, diba? Oy kulot, ita, halika dito, etc., etc. Masakit yan, malalim ang sugat ng ganyang mga tawag. Criticism, ridicule. Yung may mga bata na ginagaya nyo yung mannerism, pinapahiyan nyo, ginagagad nyo ang kautalan, all of this, tumitimo ng malalim. Kaya marami sa atin, talagang psychologically sick. Damaged, distorted, twisted. Dahil napakaraming dinaranas na rejection. Another form of rejection is stiff expectations. Yung antas ng expectation mo. Ibig sabihin, when they are not able to deliver, you won't accept them fully. Marami pa. We can go on and on. Pero siguro sa dami ng ating inilista at di man kalaliman ay binanggit, nagigising tayo sa posibilidad na marami pala tayong ginagawa sa loved ones natin na rejective. O nalagyan tayong naiintindihan na, kaya pala ako ganito, kaya pala ako maramdamin, kasi ang daming beses akong na-reject. Remember that an ungodly society or person is rejective. God loves, God accepts. The opposite of that is a satanic way, which is to reject. To turn down, to turn away, to refuse. Luke 4:24, but you can be sure that no prophets are liked by the people of their own hometown. You see, prophets are supposed to be godly, and those who reject them are ungodly. Kaya si Lord, who was very, very godly, received the most rejection. Because people are twisted, are sinful, are fallen, distorted. And most of the time, we refuse and reject. Bantayan yung mga sarili, yung mga kapatid. Maraming ganitong tao, habit. Gusto mong ice cream? Ayoko. Yung instantly ayaw, upo ka, hindi, tatayo na lang ako. Diba? Gusto mo electric fan? Okay lang ako. Merienda? Busog ako. Ang dami sa ating ganyan, mga kapatid. Ang immediate reaction natin to any opening or any offer is to reject. And I know many people like this. Ang hirap kasama. Gusto mong kape? Ayoko. Something cold? Ibang meron? Sige, thank you. Gusto ko. Hindi lang tayo tumatanggap ng ibinibigay sa atin dahil kailangan natin. Kung minsan yung nagbibigay, kailangan niyang magbigay. May pangangailangan siya to be needed, to be accepted, to be appreciated. Nagluto pala ng ang sarap-sarap pagdating, oh, tatlong beses ka nang inaalok. Get the cue. Accept it. Unless it's poison. Ang dami-dami natin mga refusal. Yung mga napapansin mo, gustong manood ng sine ng asawa, biglang pagod na pagod ako, inuunahan mo na, nagre-refuse ka na agad nun. Ang dami araw-araw. Kaya ang mga tao broken, wounded, bloodied. What are the effects of rejection? Lack of personality development kung bata pa. Kaya sabi sa Proverbs 29:15, correct your children and they will be wise. Children out of control disgrace their mothers. Siyempre, yung out of control kasi hindi kinontrol, hindi pinansin, hindi itinama, and it's a disgrace. Why? Because they don't develop into beautiful persons.
yung mga lagi na lang discriminated against, puwera, hindi kasama sa lakaran, hindi nabibigyan ng regalo, hindi napapansin, hindi na-appreciate, naiipon lahat yan sa kanilang kalooban at hindi man sumabog minsanan sa isang very disastrous eruption, laging parang poisoned yung behavior niya. Laging maramdamin, maselosin, maingitin, mahirap kasama. Another effect is insecurity. Laging akala niya, pinepersonal siya. Hindi makakatanggap ng criticism dahil akala niya yung buong pagkataon niya ang sinisira at kinakawawa. Sabihin mo na, alam mo, hindi ko gusto yung haircut mo, galit na. Hindi ko naman sinabi, hindi kita gusto yung haircut mo lang. Pero hindi nila yun mapaghihiwalay kasi hindi sila nabigyan ng skill na maniwala that there's something good in them and therefore kung may ayaw ka, yung particular bagay lang na yun ang ayaw mo. Iniisip nila, ayaw mo na sila buong-buo. Kaya lagi nilang lumalaki ang gulo, lumalaki ang away pag silang kausap mo. Because they're insecure. Bitterness is another effect. May mga tao parang galit sa mundo, galit sa buwan, galit sa araw, galit sa hangin, galit sa dagat. Lagi silang galit. Nakaka-imbento lagi ng irereklamo, nakaka-imbento lagi ng pag-aawayan. Kahit wala kang ibig sabihin, hahanapan nila ng ibig sabihin at mamaya nag-aaway na kayo. Because there's a lot of bitterness in the heart. And of course, it could lead to introversion. People sour and people find security only in closing all doors, in imprisoning themselves inside the safety walls that they have invented for themselves. Lalong mahirap abutin. Nandyan, ayaw magsalita. Ayaw mag-express. Everything is against what we have been designed to be doing. Not to mention, of course, a great effect of rejection is emotional pain. Merong isang recently na-discover ang mga scientists. Functional magnetic resonance imaging, or fMRI, shows that the dorsal anterior cingulate, kunwari naiintindihan natin, ha? You know, the emotional region of the brain that registers pain physically is the same part of the brain that registers emotional pain. In other words, pag hinataw kita, hinampas, binambo kita ng dos por dos, there's a certain part of your brain that doon nagre-register yung pain. Pero pag sinabihan din kita ang pangit mo, doon din sa part na yun nagre-register yung pain. In other words, the pain that the brain perceives is the same whether it comes from a physical blow or a verbal one. Kaya sa mga batas ngayon natin, consider na rin yung verbal abuse as abuse. Pwede ka na rin idemanda ng isang tao pag binerbal abuse mo siya, sinabihan mo siya ng mga panglalait, nagagalit ka halimbawa sa isang clerk, hindi mo na minintain yung galit mo sa ginawa niya, kundi pati buhok niya, itsuka niya, idinamay mo na, pati lola niya. Verbal abuse na yun. So nakikita natin na ganun pala. Pagka pinagsabihan mo ng pangit o nakakasakit ng loob ang isang tao, para mo na rin siyang sinampal. Mabuti pa ka, sinampal mo na lang. Kasi ilang minuto lang yung pain nun, tapos na. Pero ang talagang natatandaan nating pain, yung sakit ng loob. Hindi nasalubsob ka, o natapakan ka, o namatay ang kuko mo. Nalilimutan natin yun. Pero yung may sinabing pangit sa'yo ang isang tao, pinintasan ka, sinumbatan ka, nilait ka, halos buong buhay. Pag hindi ka gumamit ng grasya ng Diyos para burahin sa utak mo yon, dala mo. At hindi yon nawawala at namamatay. Nagtutulog-tulugan lang pero handang bumangon, gumising, sumalakay, oras na nasaling. When it is provoked, then you realize that it has never died. It has always been there just waiting to awaken and to spring at anybody that brings the pain once again. Kaya mayroong mga tao, liit-liit na bagay, galit agad eh. Kasi maraming unresolved issues in their lives. Another effect, of course, of rejection is vindictiveness. Yung mga taong nung bata, ang feeling nila na-reject, pagtandaan nila, sila rin yung nangre-reject sa mga ibang bata. Gumagante. Sila rin yung mga ang susungit. Kaya nakita nyo, sinong usually mga masusungit? Diba? Sa mga pamilya nyo, sinong masusungit? Yung mga walang love life.
Oo, yung mga talagang nagtandaan na walang romance. Ang liit-liit, ingay mo, galit agad, nangungurot. Yan yung mga nanlilisik ang mga mata sa konting problema mo. Pero kung may boyfriend niya, talagang lalala, kahit tapakan mo, ha, hello. Kasi enjoy eh. Kaya mabuting prescription niyang get a boyfriend. Diba? Get a girlfriend, get a papa. Basta hindi ka nang agaw ng asawa ng may asawa. Kasi malaki talaga yung bagay na ikay accepted, love, nakakatanggap ka ng text na, miss ya, talagang lumiligaya ka, kahit gutom ka, talagang nababawasan yung hapdi na sikmura mo. Iba talaga yung may pagmamahal, kahit hindi romantic, kahit friendly. Kaya huwag tayong kontrabida sa mga taong nagmamahalan, basta hindi sila nangaagaw. Mga magkakaibigan na very close, kumisan, pati mga kamag-anak, nagagalit pa, ba't lagi kayo magkasama magkaibigan? Eh, sasamahan mo ba? Hindi naman. Hayaan nyo, because we all need this. Kailangan natin yung may umaalalay sa'yo. Kung ba't ang lalakas naman natin, pero gusto mo rin yung may umaalalay sa'yo. Kaya mo namang kumain, ang lakas-lakas ng braso mong sumubo, pero iba yung dating pag may nagsubo sa'yo. Ganun talaga tayo, kinrate tayo ng Diyos na gusto nating makipagmahalan sa kapwa. So huwag tayong mga kontrabida sa ganyan mga pagtitinginan ng ating mga kapwa-tao. Of course, another effect of rejection is physical weakness and illness. Now, this is another scientifically proven claim. Now, it's a fact. Na yung mga tao na maraming feeling of being rejected, mababa ang immune system. Madaling sipunin. Madaling ubuhin. Madaling tabla ng mga trangkaso. At pag dinapuan sila ng sakit, mas matagal silang gumaling. Mas maraming doses ang gamot ang kailangan nila para sila tablan. Pero pag meron nagmamahal, dumadalaw, humihimas-himas ng noo, mabilis gumaling. Matagal na yan na proven ng medisina, mga kapatid. Anong tinutumbok natin all along? Kailangan nating lahat ng affirmation. Now let's talk about facing, handling, and healing from rejection. Kung isa na kayong biktima o casualty, especially if you've already developed low self-esteem and self-rejection, dumating na kayo sa point na meron na kayong inferiority feeling, ayaw nyo na magsalita dahil pinagtatawanan lagi ang boses yung parang napipilas na lata. Diba? Akala kayo sa Santo Niño nagsasalita. Hindi ako ang Santo Niño. Diba? Ikang boses ko talaga. So pagka lagi kayo napagtatawanan, minsan ayaw mo na magsalita. Pagka lagi ka nalang naiinsulto, pag dumating tayo sa point, akala nga natin, we are not worth anything important, accept yourself in Christ. Napakahalaga na may Kristo. 1 Peter 2:4, come to Jesus Christ. He is the living stone that people rejected, but which God has chosen and highly honored. So, kay Jesus tayo hahanap ng kahulugan. Kasi lahat ng kulang natin, siya ang nagpuno. Napuno na tayo, kung hindi nyo pa alam yun. Minsan kasi ang yaman-yaman mo, akala mo lang mahirap ka, so you behave like a poor person. But through Christ, tayo napuno na. Napatawad na, nalinis na, napalakas na. Ang nakikita sa atin ng langit is a wonderful person that had been washed by the blood of Jesus. Made valuable by the love that Jesus had for us and continues to have for us. Kaya dapat tayong lalong umasa sa Panginoon at ating tanggapin yung kanyang pagpapatawad, paglilinis, at pagpapahalaga sa atin. Romans 15:7, honor God by accepting each other as Christ has accepted you. And of course, you begin by accepting yourself. Pagka ikaw ay above 25 na, dapat matanggap mo na kung ano ikaw. Kulot ang buhok mo, di kulot. Huwag mo na dapat problemahin yun. Humanap ka na lang ng ibang magagawa sa buhay mo. Paminsan-minsan, pinapatuwid mo. Pero pag lagi mong ginawa, nakakakalbo. Sa lakas ng mga gamot. Diba? Kung hindi mo nakalbo yung anit mo, nakalbo ang bulsa mo. Kasi mahal. Tanggapin mo na ganito yung jawline mo. Tanggapin mo na ganito kalaki ang iyong paa, ikababae mong tao. Mabuti nga yun, mahirap ka matumba. Diba? Tanggapin mo na ganito yung bone structure mo. Dapat tanggapin mo ang sarili mo. Kasi pag hindi mo tinanggap ang sarili mo, sino pang tatanggap sa'yo? At iisipin mo na lang, tinanggap ako ni Kristo. Mahal ako ng Diyos. Nilikha ako ng Diyos.
dapat makita ko kung ano yung gandang nasa akin. Hindi ko dapat sinusuri ang sarili ko sa pagtingin ng ibang pintasera. Dapat matuto ka na tanggapin ang hindi mo kayang gawin. Total, may iba ka namang nagagawa. Pero pag lagi mong kinumpara ang sarili mo sa iba, lagi mo na lamang kakainggitan yung iba, you'll be bitter and you will waste your life. So, kailangan tanggapin natin. Christ accepts. Christ fills, empowers, even beautifies us. And Christ completes us. Huwag kayong maghanap ng tao that will complete you. Yung mga iba, I'm waiting for that person who will complete me. That's a very, very wrong way to look at love. You are looking for somebody to fill you. Ang tingin mo sa kanya, filler? Kailangan, you are looking for somebody to love and to accept you. Dahil hindi ka pwedeng i-fill ng ibang tao. But the Holy Spirit fills you. The Holy Spirit infills and indwells you. Doon tayo aasa, hindi sa kapwa-tao. Doon tayo hahanap ng walang patakarang pagtanggap sa Diyos. After all, sa Diyos naman tayo haharap lahat pagdating ng panahon. Isaiah 53:5, tungkol kay Jesus, a prophecy. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by His wounds, we are healed. Ano pang kailangan nating verse para magsabi kung gaano kaganda ang ginawa ng Panginoon para sa atin? Lahat ng parusang dapat nating tanggapin, tinanggap na Niya. Lahat ng pintas na dapat nating tanggapin, ipinintas na sa Kanya at buong puso Niyang tinanggap para iligtas na tayo. Kaya dapat pag may namimintas pa sa'yo, pakinggan mo kung tama para ka mag-improve. Pero kung talagang hindi naman tama o talagang hindi mo pwedeng palitan yon, patalbugin mo lang sa sarili mo. Huwag mong tanggapin. Let the love of Christ infill and indwell your heart. Dahil pinagaling na tayo, nagkasugat si Jesus para tayo gumaling. Exchange yan eh. It's an exchange gift. Christ gives you His wellness, He takes away your illness, and carries you to the cross and dies carrying our infirmities. 1 John 1:7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Past, present, future. Yun ang ibig sabihin ng all. Wala kang magagawa, nagawa at ginagawa na hindi kayang linisin ni Kristo. At pag tinanggap mo na siya sa iyong buhay, ginawa ka na niyang buo, kumpleto. Kahit pang araw-araw, nagmumukha ka pang kulang, that's only from an earthly point of view. But from the point of view of heaven, you have already been made complete. You have already been made perfect. Ang hinihintay na lang ng langit, magwakas ang physical life mo para tanggapin yung perfect you. Huwag yung kakalimutan. Kasi madaling makalimot. At pag nakalimot ka, you will sulk. You will indulge in self-pity. Then you will become bitter. You'll become a very difficult monster to be with. Jesus knows the pain of rejection. Wala tayong rejection na naranasan at mararanasan na hihigit sa naranasan ng Panginoon. Isaiah 53:3, He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. Can you imagine how a life is described? Was filled with sorrow so that we will have happiness. His life was filled with suffering so we can have comfort. Ginhawa. At pag hindi natin ginagamit yung available blessing, tinatanggihan natin yung ibinibigay ni Kristo. Pagpatuloy tayong naniwala na wala tayong kwenta, binabaliwala natin yung pagpapahalaga ni Jesus para sa atin. Psalm 27:10, even if my father and mother should desert me, You, God, will take care of me. Sino ba namang father and mother na nagde-desert ng anak? Napakakonti nun. Pero sabi, kahit mangyari pa yan, ikaw, Diyos, hinding-hindi mo gagawin sa akin yun na ako'y talikuran. So accept yourself in Christ. Develop your personality, your talents, and your skills. Because that will give you self-satisfaction. It will also improve your self-acceptance and affirmation.
and belongingness with other people. Siyempre, kung useful ka, marami kang ginagawang mabuti, mabunga, mas madali para sa ibang tao na tanggapin ka. Hindi naman masama na bigyan mo sila ng dahilan para tanggapin ka. Padaliin mo sa kanila na tanggapin ka. Pagka naman ikaw ay hindi pabigat, ikaw ay nakakatulong, masarap kasama, siyempre tatanggapin ka. Padaliin din natin sa kapwa natin na tanggapin tayo. Kung minsan may mga ugali tayo na yun ang dahilan kaya tayo hindi tinatanggap. Dapat din malagi mag-improve. Pag laging may lakaran, puwera ka, mag-isip-isip ka rin. Baka napaka-corny mong kasama, baka killjoy ka. Pag may kainan, hindi ka kasama dahil baka naman hindi ka na naglibre kahit kailan. Ikaw na lang lagi ang inililibre. Pagsasawaan ka siyempre. Kailangan meron kang mga plus factor para dumali sa mga tao na magustuhan ka. Psalm 139:14, and I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Do you praise God because you are wonderful? Hindi yabang yun because you were made by a wonderful God. Lord, salamat po. Ay, ang ganda-ganda ko. Thank you, Lord. Pray ba kayo ng ganun? Yung ang bait-bait ko, thank you, Lord. Yung mga ginawa sa inyo ng Panginoon, very talented ako sa music, thank you, Lord. O lagi mo nalang iniisip yung talent ng iba. Sabi niya, I praise you because of the wonderful way you created me. Remember, you praise God, your maker, not yourself. But you appreciate the good thing that God had given you. Hindi puro reklamo. How else do you handle the issue of rejection? Accept others. Heal by healing others. There is miracle in giving because in giving, you keep. You keep only that which you give away. So when you accept people, you get accepted. When you reject, you get rejected. That is the law of the universe. Kailangan nag-accept ka. Romans 15:7, honor God by accepting each other as Christ has accepted you. Pero nabaligtad yan sa church, pinaka-discriminatory halos sa mga religious people. Pwera ka pag ganito ka, pwera ka pag ganun ka, lagi kang nire-reject, lagi kang pinipintasan, na twist, na baluktot, naging exclusive club ng mga perfect people yung church. So halos lahat hindi qualified, napupwera, and they are forced to be hypocritical just to be accepted. Pero ang sabi, honor God by accepting each other as Christ has accepted you. Kahit may ketong inaccept ni Christ, hinipo pa niya. Patay na nga, inaccept pa niya, hinipo pa rin niya. Babaeng dinudugo, considered unclean, pinaghimalaan niya. Mga bata na mga etsepwera, kinalong niya. Mga babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, iniligtas niya sa mga gustong gumawa ng masama at patayin yung babae. Christ accepts. Dapat ang buong New Testament, mga kapatid, tinitingnan natin from the frame of Jesus. Don't look at Jesus from the frame of the Old Testament, but look at the entire Old Testament from the frame of Jesus, and whatever you will emphasize, whatever you will die for, whatever you will advocate, it is advocated by the frame of Jesus. And whatever you will reject that which Jesus rejected. Because Jesus is the Son of God. Jesus is our Savior, the author of life. And you must look at the entire New Testament from the frame of Jesus. Baligtad kasi, you look at Jesus from the frame of the New Testament. Dapat yung standard ni Jesus, i-apply mo sa standard ni Paul, standard ni Peter, standard ni Andrew, standard ni James, standard ng 2,000 years of church history. At pag sinabi mong, Jesus would have not done that kahit 500 years ang ginagawa ng church natin, then don't do it because Jesus would have not done it. Jesus is the measure of all things. Siya ang nagtuwid ng maraming kalikuan ng religious practices of His time. But sadly, though Jesus corrected many things that were being malpracticed by the religious, after Jesus went back to heaven, 2,000 years of history, nagpatong ng kung ano ng mga tradisyon, regulasyon, policy, hindi mo na mahanap si Kristo. Ang nahahanap mo na, ang nakikita mo na, religious policies. You must go back to Jesus because Jesus is the Son of God. Jesus is perfect and sinless.
So pag kami sinabi si Paul, sabi mo na, teka, anong sabi dyan ni Jesus? Pag may sinabi si James, may sinabi si ganun. Kasi ito mga ito, well, they were disciples. Well, they were blessed. Tao yan. So meron din siyempreng mga imperfections. Kaya hanapin mo, anong sabi ni Kristo tungkol sa issue na to? Bakit mas mahigpit pa yata yung pastor namin kaysa kay Jesus? Yun ang sinasabi natin, mas mahigpit pa yung church policy kaysa kay Jesus. So alin ba talaga, sinong dapat manguna? That's why many people feel rejected because of the rejection being done by the institutional church, which if Jesus was there personally, would not have done. Kaya maganda yung tanong nilang, what would Jesus do kung siya mismo ang narito? May ititiwalag ba si Jesus? May itatanggalin ba siya dyan? Meron ba siyang huhusgahan? What would Jesus do? Napakaraming nadadamage ng ating mga rejection, especially religious rejection. Meron pa na, hindi ka pwedeng pumasok sa church na ito pagka ikaw may tato, o pagka mahaba ang buhok mo, ay lalaki ka, o maiksi ang buhok mo, ay babae ka, o nakapantalong ka, o ganito. Walang sinabi si Jesus tungkol sa mga bagay na yan. Idinagdag na yan ang mga relihiyon para lalong bumigat ang pasanay ng mga tao. Napaka-importante, babalikan niyo si Jesus. So, accept each other. Meron ba ditong tao na you have problem accepting your father or mother? Sa sarili mong magulang na pinagmula ng katawan mo, hindi mo matatanggap, malaki talaga ang problema mo. Dapat tanggapin mo, magulang mo yun eh. Hindi naman yun napipili. Accept your son or daughter. Kung ano man yun, ano man yung talent niya, ano man yung inclination niya, kay kabaligtaran mo, anak mo yan. Kung ikaw ang magulang, tatanggi ka sa sarili mong anak. Sinong aasahan mong tatanggap dyan? Meron tayong pananagutan. Command yan. Honor God by accepting each other. Hindi ibig sabihin tolerating each other's mistakes. But you begin with accepting. Then you minister. At kung nagkamali, accept pa rin. Kaya sabi ni Peter, ilang beses ko bang papatawarin yung nagkakamali? 7 times ba? Sabi ni Lord, no. 70 times 7. Which is a metaphor. Walang hanggan. Walang patakarang pagtanggap. Mga kapatid, kung meron ganun pagtanggap sa pamilya natin, sa church natin, sa ating circle of friends, di ba nakaka-secure? Hindi ka matatakot na baka katanggalin, baka kaitiwalag, baka kaipwera. Kasi you run short of standards. Well, it should not be an excuse to always run short. But the teaching is for people to accept. Accept your spouse. This thing never fails to baffle me. May mga tao nagpakasal, hindi naman tinutukan ng baril, buong puso nagpakasal. Tapos 30 taon ng asawa tong asawa na to, di pa matanggap. 30 taon mo ng asawa, hindi mo matanggap na matabang talaga siyang magsigang. Magdala ka na lang ng kalamansi, bigaan mo yung ulam mo para umasin. Yun na yan eh. Hindi mo pa matanggap na mahal niya yung nanay niya. Eh mahal naman niya yung nanay niya. Mabuti nga nanay niya yung mahal niya eh. Diba? Hindi naman masama, di makimahal ka na rin sa nanay mo. Yung asawa mo, laging gusto pumunta sa nanay niya. Sumama ka. Sabi mo, mother-in-law, titira kami dito mga 3 years. Miss kasi ka namin pag hindi kayo pinagtabuyan nun. Kailangan marunong kang sumakay sa mga mahal mo sa buhay. Importanting yung standard mo. Pagkasyahin mo sila. Hindi sila yung hirap na hirap magkasya sa standard mo. Accept people. Because when you accept people, the universe is a wonderful way of getting you accepted in return. When you can, when it's not bad, accept people's company. Gusto kang samahan? Pasama ka. Nagpapasama sa'yo, kaya man naman, samahan mo. Hindi puro rejection. Accept people's ideas. Gusto ng anak mo, mga upuan nyo, ganitong ayusin, o sige, hindi naman natin kamamatay na naiba yung ayos. Accept people's kindness. May gustong tumulong, tanggapin mo. Kung hindi masama, hindi na kamamatay, give people attention. Give people time. Kung lalo't anak nyo at bata, give people the space in your world. Pagkasyahin nyo sila, i-accommodate. Give people affirmation, approval, praise, kindness. Hindi naman nakakamatay yan, nakakapagbigay buhay pa nga. Every cry for attention is a cry for help. Pag may nagpapapansin,
May problema yon. It's a cry for help. Grow. Graduate to the level of being the attention giver from being the attention seeker. Hanggang ngayon ba sa buhay nyo, attention seeker pa rin kayo? O nag-graduate na kayo, kayo na yung attention giver? Kayo na yung pumapansin, imbes kayo nagpapapansin lagi. Grow to being the appreciative one from being appreciation hungry and even being critical. Grow into being the audience from being the performer. May bumabangka, pabangkain mo. May nagmamagaling, hayaan mo. May gustong kumanta, makinig ka. Hindi nakikipag-contest ka. Alam mo, nakapagbiyahe kami sa Palawan. Kami nga sa Hong Kong. Yung, hayaan mo na siya. Wow, Palawan, ang ganda. Ano nangyari? Manahimik ka na kahit nakapag-travel ka sa buong mundo. Ano nga namang antanda-tanda mo na nakikipag-contest ka pa? Dapat dumadating ka sa point na ikaw naman, oh sige, hayaan natin siya maging star. Pampasaya. Makaka-relax ka, not to mention, maaari ka pang may mapulot na leksyon pag nanahimik ka at tinayaan mo yung tao magkwento. Why always be competitive? Yan ang trabaho naman kung isa ng mga matatanda, payabangan ng mga anak. Alam mo yung anak ko, US Navy. Diba? Yung anak ko nga, astronaut. Lagi yung mga matatanda nagbibingo, kung ano, payabangan yan. Ano, pinadala na ko ng anak ko ng $100. Ako nga eh, $1,000. Yung ganun, come on, relax. Matatanda na kayo, relax. Diba? Hindi kailangan mag-contest. Mas sasaya ang mundo, mas luluwag ang dibdib. 2 Corinthians 3:18, the Lord's Spirit makes us more and more like our glorious Lord. Ganun daw ang ginagawa ng Espiritu sa atin. Araw-araw, nadadagdagan ang pagiging kamukha natin ni Jesus. So kung nung araw gusto mo ikaw yung star, ngayon, nag-a-appreciate ka ng iba. Ganun si Jesus eh. He lets people shine. Binibigyan mo sila ng halaga kasi ikaw lagi ang mahalaga. Natututo ka ng paunahin sila sa mga pila, sa mga buffet, hindi laging ikaw. We should graduate from that level of selfishness. Because we are changed from glory to glory by the Spirit of God. So be nourished by God's love. 1 John 4:16, God is love. If we keep on loving others, we will stay one in our hearts with God and He will stay one with us. Marami nagtatanong, paano ko pumamahalin ng Diyos eh hindi ko naman siya makita, mahipo? Paano ko ba mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos? Sinabi na dito sa 1 John 4:16, mahalin mo ang kapwa mo, makipagmahalan ka, dahil mamahalin ka ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Siyempre, hindi ka naman nakakamuti ng Diyos yung likod mo kumakate, but someone will do it. But it is God sending that person to love you, and this is the love of God expressed through another person's love. How will you love God? By loving people that He loves. So kung gusto niyong makipag-ibigan sa Diyos, makipagmahalan kayo sa kapwa. Ganun kasimple at ganun kadali. Hindi niyo kailangan magtika at hanapin ang Diyos sa lahat ng ibabaw ng bundok ng mundo. Hindi niyo kailangan mag-fast ng kutakot-takot. Makipagmahalan lang kayo, mararamdaman niyo ang Diyos. Bakit? Pumipintig ang puso ng Diyos sa dibdib ng bawat mananampalataya. Kahit nga hindi mananampalataya, pinagpapala din ng Diyos, binibigyan din niya ng talent. At mamahalin ka rin, kahit nang hindi mananampalataya, edi lalo na yung expectation sa mga mananampalataya. Pero ang sabi ng Bible, kung yung kapwa mo na nandyan, nakikita mo, nahihipo mo, hindi mo mamahal, eh huwag kang magpanggap, lalo hindi mo kayang mahalin ng Diyos na di mo nakikita. So begin by practically loving people around you. Just by being more loving, by accepting them more, letting them be what they should be, setting them free, giving them a good climate in which to blossom, find, and grow with a supportive fellowship. Kung meron kayong supportive church, fellowship, group, napakalaking advantage nun. Dahil ang laki ng commonality nyo, yung salita ng Diyos, yung Diyos mismo. At mahalaga mga kapatid, make and keep close relations. Huwag niyong i-isolate ang sarili ninyo. Yung iba na dala ayaw na magmahal uli. Ano bang mabuti? Magmahal ka uli? Masarapan ka? Masaktan? O hindi ka nga nasaktan pero hindi ka rin naman nasarapan. Bakit ka pa nabuhay? Gusto mong mabuhay uli. Kung nasaktan ka na, nadala, love again.
Baka naman sa tatlong pagkakadala mo noon, sa ikaapat, yun na. Diba? Just keep trying. At kahit hindi ka makarating sa buong buhay mo nung level na gusto mong pakikipag-ibigan, basta you're always willing to open up and to love and be loved, you live to the fullest. But remember this, huwag na nating pataasin ang usapan. Huwag nang pataasin ang theology. Makipagmahalan ka sa kapwa. Patawarin mo yung nagkakasala sa'yo. Hanggang kaya mo, magbigay ka. Tumanggap ka. Makipagmabutihan. Makisangkot. Makiisa sa mga tao sa paligid. And then you will never feel alone. Because one of the gravest feelings of human beings is being alone. Kaya, 1,000 taon, ang lahat ng parusa ng mga kaharian, eh ipapatapon ka, you are banished to a faraway island, to a country faraway, kasi parusa talagang malayo sa mga mahal natin sa buhay. Kahit sa mga preso ngayon, yung nakakamali sa loob at grabe ang disciplinary problems, binabartolina, ikinukulong mag-isa, kahit hardened criminal, takot na makulong na mag-isa, wala man lang kausap. So tayo na hindi nakakulong, anong titigil sa atin para makipagmabutihan? Siyempre may investment, naaabala ka, pero naaabala ka rin naman eh. Minsan, nagagastusan ka, pero ginagastusan ka rin ng iba. Give and take. Two-way street. This is the way to live. It is simple. Sundin ang itinuturo ng Biblia. And when everything else fails, sometimes, remember God. Hebrews 13:5, the Lord has promised that He will not leave us or desert us. So also, we should not leave or desert people who depend on us. Yung mga lalaki na biglang nahuhumaling sa ibang babae, iniiwan ang asawa at mga anak, dapat maumpog ng malakas para matauhan. Kasi meron kang pananagutan sa iyong asawa at mga anak. Hindi lang pagsunod sa iyong damdamin. Dapat tayong serious sa ating mga pananagutan. Kasi sa bawat taong hindi natin minamahal na dapat ay mahalin natin, nakakapanakit tayo, lumilikha tayo ng malalalim na sugat na kung minsan hanggang kamatayan na lang dala pa nung tao. Especially, we should be nice to children. We should be appreciative, but we must never to fail to discipline them. John 13:34, but I'm giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. Marami mga religyoso ay pinagpapatayan yung Ten Commandments at yung kahigpitan nun. Pero sabi ni Lord, may bagong command. Love. Be loving. Be lovable. Why? Because love heals. Yan ang pinakamabisang gamot, pag-ibig. Mahalin natin ang iba. Mahalin ang anak, lalo na ang asawa, ang kapatid, ang kaibigan. Ito ay isang napakalaking utos at pananagutan natin. But more than that, it's a great privilege to be in a loving relationship. Dear God, we thank you that you love us. Nawa sa aming pagbubulay-bulay na ito, natauhan kami. Kung kami victim, tanggalin namin ang victim mentality. We rise from our past through the blood of Jesus and through the power of the Holy Spirit. And you create a new person in us so we can have a new life, a new lifestyle, a new outlook in life. At kung kami naman, Panginoon, yung insensitive, maraming nasasaktan, nare-reject, nawa naging makabuluhan ang sandaling ito na paalalahanan kami at magbago kami. Huwag laging makasarili. Laging isipin namin how to please others. How to be nice. How to be good. Because this is the example of your Son, Jesus. Pagbulay-bulayan natin ang mga ito sa ilang saglit ng katahimikan. Ama, sa pananahimik na iyong mga anak, magpagaling kayo ng mga sugat. At ganoon din naman, magpatuwid kayo ng mga liko. Kung may kalikuan kaming ginagawa, gusto naming ituwid. Teach us. Remind us. Let's be alone with the Lord in silent meditation.